morning guys, it's 8:30 and pupunta kami ng Care Price or sa grocery. Grocery na ako gabi, diba? Kaso kulang kasi, diba, I was stressed with Zach, gabi. So at saka bibili ako ng kakainin ni Zach today kasi magsosolid siya today. Kamote. Eh, dun sa pinilihan natin akong grocery kahapon, walang tingi. Isang pack agad ng kamote. Ang dami-dami, no? Dito kasi alam ko meron, pwede pa isa-isa. So, yun. Tsaka corned beef para sa spaghetti. Kasi isang pack lang ng frozen beef yung binili ko eh. Sa para pamparami. Corned beef. Wala nung corned beef ng Pinas dun sa ayal ng Filipino food. Kainis. Anyway, so see you later. Ibala natin si Zach ng happy 6 month. Happy 6 month, baby. Ha? Huh? Mula naman yung mata mo. Kakakuskus yan ang mukha niya. Wala rin ang tingi. Usually meron dito eh. Ganito din yung nakita ko dun sa grocery kahapon. It's 5.75 for isang paketeng ganyan. Hindi ko kailangan ganyan karami. Almost home, guys. Fail ang aking kamote. So, today, what Zach's gonna have is avocado and blueberries. And baka ipag ano ko siya ng scrambled egg. I know for some, tinitry i-hold off ang egg until 1 year old. Pero wala naman kasi kami history ng allergy. Si Zeb also never had an issue. So, yeah. Let's see. Wait lang. Bumili din pala ako ng olive oil. Kahit si Zeb nun. So, anything na ipiprito ko or parang i-roast ko sa oven, olive oil ang gamit. May artista po tayo dito. Hi. Hey, good morning, Kuya. Hi. Hi. Are you excited to eat? Are you excited to eat? Nagprito na ako ng scrambled egg. Pinapalamig ko na lang. And then, papakainin ko siya na brekkie. Yes. Noong time ni Zeb, once a day ko na siya pinapakain. For ilang, siguro mga 2 months siguro, mga once a day ko lang, tapos hanggang sa gradually, tino twice a day, ganun. Depende. So, yan. We'll see. Pero ngayon, papakain natin siya parang breakfast niya. Kasi nga, mostly fruits, egg, and then blueberry and avocado. Yung avocado, syempre hindi naman mauubos yun. So, kailangan pag binuksan ko yung kainin ko na rin. Kasi diba, nagbo-brown yun kaagad. Kailangan ko siyang kainin. Tapos may nakita akong recipe ng kanina nung pagpasok ko. Naisip ko na yung blueberry. Tapos pumunta ako sa blueberry section. $3.45 yung isang square na ganun. May pakita ko sa inyo. Habi ko, mahal naman. Tapos hindi na lang. Tapos pagdaan ko sa may parang chilled section, yung organic naka-sale $2.45 or $2.85. O, diba, organic ko yun. So, yun, binili ko. Siguro, kasi, ano na yun, malapit na. Yung iba, tinry ko ngayon. Yung iba naman, parang crunchy pa. Yung iba, medyo malambot na. So, okay lang. Tama lang na malambot kay, ano. Tapos, sakto, may nakita akong recipe na pang BBLED winning. BLW yung tawag din sa way ng pagkapakain ng solids na hindi mashed, hindi pureed, tsaka hindi sinusubuan. So, they will feed themselves. May nakita ako dun sa isang Instagram na pina-follow ko na blueberry muffin recipe na okay for baby. So, I might do that later kasi, oo nga, no birthday niya, parang yun yung cake niya para sa kanya. Kasi nga, sakto yung iba, yung mga malalambot, yung mga squishy na pwede kong ilagay dun sa muffin. What are you doing? Are you gonna crawl na? Crawl. So, yun. Eating time! Oh, what's that? Egg?
Parang si Zeb lang noon. Yummy. We got avocado, blueberry, and egg. Yum. Yum. This is yummy. Guys, ang sakit ng... Hindi ko alam kung dysmenorrhea ba ako or napupupo ako. Ang sakit. Kailangan ko mahiga. Nagluluto pa ako eh. Tapos, iniwan ko saglit si Seth dito. Sa kama, dito sa baba. Kasi natutulog si Zach. And as usual, pagbalik ko, nandun na sa tabi ni Zach. Gising na si Zach. Eh, halos kakatulog pa lang yan. Ang sakit. Hindi ko alam kung magkakaroon na ba ako or what. Sakto-sakto naman, 6 months nisa. Kung magkakaroon ako, ah. Nangihina ako. Ano ba? Spaghetti is done, guys. Kain tayo. As usual talaga, napakapalpak kong magtansya na naman. Hindi ko alam kung ulalahati ko kanina yung pasta. Hindi ko kinalahati ko lang ngayon. Pagtanggal. Ito, pagkuha ko nitong serving na to, yung matitira doon, kulang na kulang sa amin ni Daddy mamaya. Kaya magluluto na naman ako ng pasta. Nakakairita. Mas ang dami nung sauce. Hindi ko kasi alam kung yung mga housemate ko nandito mamaya or sila, whatever. So, ano, yun. So, kain na tayo. Kain kami ni Zeb para mapatulog na. Nakakainis eh. Pinatulog ko na to eh. Inising ng kuya eh. Tapos ngayon, iyak ng iyak. Kasi naantok pa. Kain na muna matulog. Okay, kain na muna. Kain muna. Hi, guys. Grabe yung buhas ko. It's 5:10 na and kakatapos lang ulit mag-duet ng dalawa. Yan. Pero ngayon kalmado na sila. Kaya hindi na ako nakapag-vlog eh. Kanina nung nagluluto din ako ng sauce, it was stressful. Nasunog ko pa nga yung sauce. Pero okay naman. Nung kumain naman kami ng lunch, okay naman yung lasa. So wag lang scrape off yung ilalim para wag humalo yung sunog part. Tapos, nakatulog. Katulog kami ng mga... Si Zach mga... Si Seb mga 1:30. Tapos si Zach mga mag-alas 2 ata. O mga 1:45 to 2. Tapos nagising ng 3. Eto. Si Zach 4. Kami dalawa. I mean, gising ako. Yung diwa ako parang gising na. Pero nagpipilit ako magtulog-tulogan. Parang ano... wag totally mabuhayan si Zeb. Kasi pag nakita niya gising na ako, mag-iingay na siya. Pag wag, nakakita niya tulog pa kami or what, matahimik lang siya manonood eh. Anyway, so yun. Tapos ngayong hapon, nag-iiyak na naman si itong isa, gustong lumabas. Eh, umuulan. Tapos si Zach, pag lumalabas ako ng kwarto, as usual, umiiyak. Eh, kailangan ko magluto ng pasta, diba? Dahil kulang. So, ayun. Nagduet sila. Talagang, tinext ko na si Daddy. Sabi ko, umuwi ka na, parang awa. 4:30 yata yung tinext ko si Daddy. Or 4:45. Sabi ko, umuwi ka na, parang awa mo na. Sagad na yung pasensya ko dito.
That's the first time kong ginawa yun. Sinabi kay daddy na umuwi na siya. Kasi, ay, you cannot drink this. Naabot niya tong dede ni ano, gusto isugo. No! You want the dede? Try ko pa dede. Pagod na pagod na yung ano ko, yung dibdib ko tsaka yung dibdib, likod tsaka yung chan ko sa pag-ubo kasi syempre pag ubo magpo-force yung chan mo, diba? Ang sakit na ng dibdib ko. Binigyan ko na itlog si Zebe. Kinain naman niya. Pero hindi lahat. Pwede na. At least kinain niya. Okay. So, yun. Gusto ko ng maligo. I want my me time. Wala ako tuloy sa mood magluto. Pati yung blueberry na dapat ipibake ko. Wala na. Hindi ko na ginawa kasi. Stress food? No? Stress food. Heart. Anyways, so yun, saan na muna si Vince? 2 hours more. 2.5 siguro. Mga 7:30 yung dumarating eh. Gusto ko yung kumandi ng fresh air, kaso nga, umulan. Bigyan ko ng, ano ulit, blueberry. Pero kanina, ayun na, ano naman niya, may mga nakain siya. Is it yummy? Huh? Eat it. Sayang. Yung avocado nga pala, yung half kanina, ano, pwede ba pala siyang gamitin bukas? Nag-google ako paano siya i-store. Para in-squeezean ko siya ng konting kalamansi. Sabi kasi lemon or lime or anything acidic. Eh, wala naman lemon, lime, kalamansi lang. So, yung iniritiin ko yung buto sa loob, tapos in-squeezean ko ng tawag dyan, kalamansi. Tapos nalagay ko sa ziplock na tinanggal ko yung hangin. Tapos yun. Tapos, ano? Tapos, yun. Kaya bukas, feeling, ang iisip ko pala, pwede pala bukas yung blueberry muffin yung kanyang breakfast. At saka yung avocado. Yummy? E-drinking water na? Jesus, so big boy na yan eh. Pinapil mo, big boy ka? Ha? Pinapil mo na? Jesus, inainom ka ba? You like water? Jesus. Jesus. Pwede ka na pala magbote na lang. Bote ka na lang, ha? Grabe, no? Narealize ko pala 6 months straight breastfeeding, not even a drop of formula for Zach. Si Zeb, nakatikim siya ng ano eh, nasa hospital kami. I didn't know better that time. Hindi pa ako masyadong nagbababasa nun. Kasi, nakwento ko na before, pero kwento ko lang, nalagnat ako noon nung pagkapanganak ko sa kanya. So, natakot ako na pag pinadede ko is, mahawa siya ng lagnat ko, which is a myth. Hindi siya totoo. So, pumirma ako na waiver na pwedeng nabigyan ng formula si Zeb. For one whole day siya. So, yung feedings niya for one whole day lang naman. Naka-formula siya. Tapos, the rest nila na. Kaya sayang yung ano, 1-2 yata yung maliit na lata ng ano ba yun? Nan something? Kasi hindi na nagamit. Yan. Wait. Ayun na naman. Si Zach, purely breastfed. Jesus! Jesus, nilalaro mo lang chupon eh. Nilalaro mo lang yung chupon eh. Yan, ganyan ginagawa niya sa dede ko. If you can just imagine, ganyan ang ginagawa niya sa akin. Yung uhugot-hugutin. Paano pag may ngipin? What number one we're gonna have some fun?
Robot number one. Ma. Yes. Robot number one, we're gonna have some fun. What? Baby's dancing, huh? Puro kamay lang. Two, three, four. Robot number one, hit the switch and turn me on. Robot number one, we're gonna have some fun. I think mga mommies na makaka-relate kung anong kanta to. Alam niyo ba yan? Comment down below. Uh-oh, kuya. What the vlog? Robot number one. Okay, thanks for coughing. Hi guys. I'm done with dinner. It's 8:15. Nandiyan na pala si daddy kanina pa. Kumain na siya. Tapos naligo ako. And I'm just gonna have kiwi for vitamin C. Too late, no? May sakit na ako. Anyways. I-enjoy ko muna to before I go back to the battlefield. Sinaririnig ko na namang umiiyak doon. Ay, grabe. Hindi namin nagawa yung katulad ng celebration nung kay Zeb noon, yung 6 months niya. Mayanda kami, pizza, ganyan. I don't have the energy. Ay. Next time na lang, mabawi kami sa konsensya na. Sorry, baby. And that reminds me, ibig sabihin pala, I have less than 6 months to prepare naman for the first birthday. My gosh. Mas challenging pa ngayon kasi wala ako sa Pinas. Mas mahirap mag-plan. Ay. Anyways. Nagbihis ako ng panglabas. Habi ko mag-grocery ako, pero I'm not sure. Kasi parang feel ko umiinit yung katawan ko. Parang nalagnat din ako. Ay, naku. Ang pagod ko ngayon, ah. Yun lang. I don't know if I should end the vlog now or what. Di kasi alam kung lalabas ako, eh. Pero kung hindi na ako lalabas, I'm gonna say goodnight na. I'll see you guys tomorrow. Bye!